Okay, magandang araw mga ka-Shih Tzu at welcome back po muli sa akin channel ang Equivel TV. So, meron po akong gustong sagutin tungkol po sa isa po sa mga ka-Shih Tzu natin na nag-comment kung ano daw ang magandang gawin sa alaga niya kapag buntis o kaya sa mga alaga nating Shih Tzu kapag buntis. Anong vitamins daw ang maganda? So, ang sagot po dyan, mga ka-Shih Tzu, wala tayong dapat na ibigay na kahit ano, maliban po sa masustansyang pagkain. So, kailangan na inahin yun o kaya masustansyang dog food na ibibigay natin. So, magbibigay lang po tayo ng puppy OB. Yan po ang nire-recommenda ng karamihan ng mga vet, puppy OB. Nagbibigay po tayo ng puppy OB kapag 53 days na po siyang buntis. So kasi ang standard po ng pagbubuntis ng aso, nanganganak po yan ng 63 days or kaya inaabot minsan ng 65 days. So kapag nagbigay po kayo ng mga vitamins nang mas maaga po doon, ang posibleng mangyari, lalaki ang tuta, mahihirapan ang inahin ninyong ilabas ang mga anak niya. Pwedeng masisaryan. So, ang ginagawa natin, kailangan maliit lang ang tuta paglabas para hindi masisaryan. Tapos, magbibigay tayo ng vitamin sa ika-53 days. Ang purpose nun, para pag lumabas ang tuta, malakas. Kasi, aanuhin naman ng inahin ang vitamins kung magbibigay ka ng vitamin sa unang araw ng pagbubuntis niya. Hindi pa naman nade-develop ang tuta. Sino ang kukuha nun? Sino tatanggap nun? Isa sa edad na 50 o 53 days, wawa, may ngayong aso ko. 50 o 53 days, buo na yung tuta. So, ang ibibigay mo na lang sa kanya, yung vitamin, sustansya para masigla at malakas sila paglabas. Yun po ang purpose nun. Huwag po kayo magbibigay ng mas maaga kasi posible po. Yung iba, kung ano-anong ibinibigay, merong cold chain, binibigyan pa rin nilang LCVit, sinasabi ang puppy OB, very wrong kasi natutunaw po ang tuta kung marami kayong binibigay na gamot. Kahit po sa tao, kapag buntis po, di ba? Tapos, nagkasakit o may lagnat, hanggat maaari, walang ibinibigay na gamot ang doktor. Pero sabi ng Mrs. Kabay Jessic, by the daw, pero siya hindi siya nagtitake pagbuntis. So, anong reason ng mga doktor? Posible kasing maka-apekto doon sa pinagbubuntis ng tao pag-iinom siya ng gamot. Ganon din po sa mga aso o sa mga kasinso natin. Posible pong maka-apekto sa mga baby nila yon. Meron po akong kakilala na maling-mali po yung ginawa niya. Buntis na yung aso niya, siguro mga 2 days na mula nung na-stud yung aso niya, eh nakita niya, dumumi, merong bulate, pinurga niya. Naku po, ang nangyari, yung pampurga po kasi, small amount ng lason yun, na ang target ng mahilo o patayin yung mga bulate. Lason pa rin siya. So, ang nangyari doon, namatay yung mga ano, pinapatay nun yung egg cells ng inahin. So, hindi na nabuo yung ano, yung tuta. Kaya po, dapat nag-iingat tayo sa mga alaga natin na huwag silang magkasakit. Kaya ang iba pong ginagawa nila, kinukulong po nila, di ba, para hindi magkasakit. Kasi kapag nagkasakit, hindi po natin pwedeng bigyan ng gamot. Paliban na lang po pag hindi sila buntis. Kasi makakapekto yun sa pinagbubuntis nila. So, ang sagot po dun sa nag-comment, masustansyang dog food lang po ang ibibigay ninyo. At saka sa ika-53 days lang po kayo magbibigay ng puppy OB. Para po maliit lang yung tuta at pag lumabas po, malakas po yung mga anak niya. At yung pagpupurga po pala, hindi po ginagawa yun kapag buntis na yung aso kaya na-stud na. So, bago po nyo ipa-stud, example, bago pa po siya mag-heat, dapat na purgan nyo na, ihahanda nyo na yung katawan nung inahin ninyo. Kasi kapag mayroong bulati ang inahin,
sigurado po ang mga anak may bulati. Yun po kasi ang isa sa mga kalaban ng mga papi. Bulati po ang pumapatay sa kanila. Kaya kapag pumunta po tayo sa vet, kapag magpapavaccine tayo, laging itatanong na purgan na ba ito. Kasi yun po ang unang-unang depensa ng mga alaga natin, mga tuta. Yung papurga sila. Ngayon, nagpupurga po ako ng mga tuta ko 1 month old. So, yung iba ginagawa na mas mababa dyan. Pero sa susunod, talakayin natin yan kung bakit 1 month ako nagpupurga. Yung iba kasi, merong gumagawa ng 1 week, pinupurga nila. Kaya 2 weeks, pinupurga na nila. Pero hindi ko po ginagawa yon. So, ayun mga ka-shih tzu, magbibigay kayo ng vitamins, kung ano yung narekomenda ng vet. Example, Puppy Omi yung narekomenda sa inyo. Sa ika-53 days kayo magbibigay para malakas po yung puppy niya kapag nanganap. At ito pa po pala ang isa sa mga gusto kong sagutin. Meron pong nag-comment na yung alaga niya hindi nabubuntis. Umbaga ilang beses niya na napaistad. Ang sagot po doon, minsan baka meron ng edad. O kaya 5 years old pataas na yung aso niya. Ang ma-i-advise ko po doon para mabuntis. Hindi naman 100% mabubuntis. Kasi hindi ko naman alam kung o hindi ko naman kabisado kung ano yung detalye ng aso niya. Pero ito po yung ma-advise ko mga ka-shih tzu. Kung ang aso ninyo, paulit-ulit yun ang pinapaistad at gumagastos na kayo sa kakaistad, hindi nabubuntis. Ang isa pong tips ko dyan, bumili kayo ng sariling lalaki o kaya barako. Kasi meron pong case sa pag-aaso ko na 7 years old na yung inahin kong shih tzu. So, in-expect ko, hindi na mga anak. Kung mga anak, isa lang. Mula nung nagka-edad siya ng 5 years old, 5, 6, 7, hindi pa siya nanganganak. So, ilang beses na rin akong nagpa-stud. Yan, nagbabayad na ako sa stud. Hindi na bubunti, sayang lang. So, ginawa ko, bumili ako ng sariling pang-stud ko at ipinalis ko sa kanya. So, nung 7 years old na siya, nung bumili na ako ng pang-stud, nung nag-heat siya, one to sawa siya ini-stud siguro sa isang araw. Pag ganado yung ano yung lalaki, dalawa, tatlo yung nai-stud. Unlike naman sa stud service, dalawang beses lang, dalawang session lang yun. Example, pupuntahan kayo ng pecha a uno, pahinga a dos, babalik yung sa a tres, o dalawang session lang. Pero kung may sarili kayong lalaki, bubugahan na bubugahan nyo ng maraming sperm. Diba? Ang nangyari, nabuntis itong alaga ko. Ang anak, isa. Wawa. Maingay eh. Tapos, pagkatapos yung mga anak ng isa, nung nag-hit siya ulit, yun pa rin. Pantusawa na naman yung lalaki kong shih tzu. Nag-anak po ng apat. So, ang sekreto po, kumuha po kayo ng sarili niyong pang-stud. Hayaan yung mantusawa siyang ma-stud. So, kaysa naman kumuha kayo ng stud, kada session ata na magkano. Pagpalagay natin, 2-5 sa dalawang session, di sayang lang. Para mas mataas po ang chance na mabuntis po yung alaga ninyong shih tzu. Yun po ang pinaka-the best na pwede ninyong gawin. At ito pa, ihahabol ko sa mga nag-comment. Ito po ang isa na sa mga nagiging problema ng mga nagbubuntis. Nakukunan po. So, meron pong akong karanasan na yung alaga kong shih tzu, nasa bahay lang, naglalakad-lakad lang. Hanggang sa nanganap, naging okay naman. Tapos, naglipat kami ng bahay, nawala sa isip ko na yung nilipatan namin, merong mga upuan na yung abot niya, lalo na po yung mga alaga niya yung shih tzu, kung mahilig po kumakit ng kama, ng supa, hagdan, ingat po, lalo na po alam ninyong buntis. Kasi posible pong makunan. Pero baka sabihin naman ninyo na hindi naman masira yung aso ko, okay lang, no? Sa lahat po ng mga breed, isa po sila sa masisira magbuntis. Hindi po sila askal na kahit ayaan mo lang. So kailangan po talaga silang ingatan. Kaya kung ang bahay ninyo, merong mga akyatin, kuya, katakbo-takbo siya, nakikipagharutan, iwasan po ninyo habang buntis siya. Kung hanggat maaari, kung kaya nyo po siyang ikulong hanggang sa mga anak siya, yun po mas maganda para
maingatan po ang pinagbubuntis sa mga alaga ninyong Shih Tzu. So, ayun lang po ang mga tips natin ngayon, mga ka-Shih Tzu. At sana sa mga susunod, pag-usapan natin kung papaano po yung pagdi-deworm doon sa mga naging anak ng mga Shih Tzu ninyo. Kailan yung first deworm at kailan yung tamang edad ng vaccine. So, yun ang pag-usapan po natin sa susunod. So, ayun lang mga ka-Shih Tzu, sinagot ko lang yung ano, yung mga nag-comment kasi hindi ko ma-type sa comment section, medyo nahihirapan ako. Kaya ito, sinagot ko lang yung pagsagot dito sa video. Tsaka ito lang din yung type ko ngayon na ano, medyo tahimik sa bahay kasi hindi pa sila gutom yung mga alaga ko. Kasi mamaya, kung mamaya ko pa gagawin yung video nito, paingay na sila. So, ito lang muna sa ngayon mga ka-Shih Tzu. Maraming salamat. So, sa mga susunod ulit ng mga video natin.